po siya, pinagbabarin po siya sa ilalim ng mga kamay ng sundalo ni Marco. Huwag po natin babulong sa kaysayan. Pangalawa po, yung sinasabi po niyo na yung mga cases na nagpa-justify sa martial law, yun po ay walang, hindi maaaring magkaroon ng tunay na desisyon na patas dahil yung panahon na yun, lahat ng mga sang-asibo na lumunan, yung 10,000 na pinatay at ang marami din nawawala pa, lahat yun ay hanggang sa ngayon ay wala pang katarungan. Kaya huwag po sa ating sabihin na yun pong pagrahari ni Marcos ng araw ay nakabuti para sa ating dahil maganda ka naman yung ganyan ng katarungan. At gusto ko pong batiin at congratulate si Attorney Oliver Nizami pagkat mabusay niya na simulan ang kampanya ni Bongbong Marcos para sa Bukit Ilagano. Pagkat lahat po ito ay bahagi ng kampanya para makabalik sa katangyarihan ng mga Marcos. Huwag po tayong malito at mapanagod po yung kanyang ginagawa. Huwag tayong malito na ito ay tungkol sa pagpapanagod ng isang namatay na dating kasadyan. Ito ay simulan ng kampanya na baguhin ang ating kasaysayan. Lituhin tayo at linisin yung lahat ng patayan at pag-violate ng mga karapatan na ginawa ng dating kasadyan. We will take a short break. Babalikin po natin pag-uusap at pagkatalong yan. At kahit natupad ng batas militar, kung wala sa lugar, kung natupad, kung hindi ko pa naniniwala ko dyan, kapag naniniwala kami, lalo sigit ang mga mahalaga, significant na karalasang nangyari ng panahon na yun, ay malamang na malamang may kinalaman na yun. Sa halimbawa na lamang, nung kami makulong, kasama namin ang pangalaman na kung natin ng grupo, ay hindi po nangagutan kito sa Horti Marcos. Sapagkat walang sentensyon direkto na nagsasabing panalagutan ng tanong. Umangkot siya sa mga formalities ng pagkakagawa ng batas. Yun po ay nakatahingan or tama or meron siyang karapatan na bumira. Meron yung tayong tinatawag na Universal Declaration of Human Rights. At yung sa mga pinaggagawa na pinagpapatay ng mga nilalang tao at mga hindi na nakakalit. Lahat po yung ay paglabag sa Universal Declaration of Human Rights. So, kahit na sabihin natin na under legal prosecution, nakasumas na kanyang batas, napamulis ng batas, mga mga formalities. Kung titignan niyo po yung mga pinaggagawa ng kanyang diktadura, hindi po natin maaaring sabihin na yun ay umaayon sa pangkalahatan o pang-universal na pagkilala sa mga karapatang pangtao. At yun po ay matagal na po hinisgahan ng ating mga mamamayan. At yung pagkisgahan ng ating mga mamamayan sa pagpapatalsik sa diktadurang Marcos, yun po ang sovereign act of the sovereign will. At yun po ay pinakamataas na ulo ng batas kapag yung sovereign nation ay they act in unison para matanggal ng isang napang-aking diktadura. So yun po pinaka matagal na po hinisgahan sa batas ng mga ito. At saka, mga tanong yun, nakapagsasalita ba ang tumututong? Siguro yung maaaring magkaroon ng tunay na kalayaan at yung mga totoong Supreme Court decisions na wala naman sa mga press at lahat ng sinututol ay sinusuro. Kaya't meron pamilit na nabinap at hindi natin maaaring sabihin ng nangyari ay bagamat sumaang sa sinututol na alit at hindi yung lahat yun ay nakatanong. Kaya't kung yung masamahan, hindi nakakasutol, walang karapatan ng mag-usap at tumutulong ng bayan. Walang emosyon, wala rin naman ang emosyon. Kasi ang sinasabi niya ay yung katangirin niya ang kailangan mahirap sa pagkatulan na pagganap ng katangirin niya. Kaya yung dila yung pagkatulong niya mo sa binanggit ng marisyo, talaga ito yung kensawan na isang patuloy, mag-usap ang taong bayan at sila ay parte. Kaya nga po tumuduwala kami na kapag ka nagkaroon tuluyang pagsang-ayon ilan sa mga kongresista natin na ibibigin sa Pangulong Marcos. Sa, hindi kami naniniwala na kahit sa Representative Congress na ang tunay na tinig nila doon ay kumakatawan sa taong bayan. Kasi naalala ko po sa isang palabas na isang gabi, sabi nga po daw ni dating Speaker Monching Mitra, kahit daw sa toilet paper, ang mga kongresista ay pipirma. Ito yung kinikinang buhay o siyang mitin na rin tayo. At sinasabi ni Tor Rosano, ang pagpapatupad ng batas militar ay hindi lamang mangyayari kapag walang tuwirang pagsang-ayon totoo nga, bilyon-bilyon yung nakaw na nga ba ni Marcos sa kanyang sinabi ngayon na maaaring
pagpasok ng araw ay panatilihin ang sarili niya sa kanyang kapangyarihan at magagawa lamang niya at nagawa niya at ito naman ito magpapatay, pagpapatulong at yung mga karamihan ay magsipagwala at yun po ay lahat po ay paglabag sa ating mga karapatan. Yung po sinasabi niyo na yung mga nasa ESO noon ay mga kibusus na hindi po. Kami po ay kumarang sa mga tangke. Yung itong mga tangke, kamuntik na po kami madagalan. Lahat po ng mundo ay nagtaya ng buhay. Lilin-lilin-lilin. Huwag po natin baguhin ang kasaysayan pagkat marami na po ang nagbilis ng buhay para lang sa mga kalayaan natin. Kaya meron tayong mga TV shows na dito. Lahat po ay utang natin sa lahat ng mga nagbilis ng kanilang buhay. Kaya nananawagan po ako sa ating mga mami. Huwag po tayong makalimot dahil meron yung patuloy na patuloy na pagtatangka, magburahin ang kasaysayan at hindi ang pangalan ng mga ito. Kaya lamang po nagbibirikisyo, hindi mo ito issue na rin po din ito ng araw pa, 20 years ago. Kaya lang nagbibirikisyo ito dahil gusto kong makabalik sa kasangarin ng mga Marcoses at nagsimula na po ang kampanya ni Bongbong Marcos para magbibigit sa presidente. Yung lang ako usapan dito, gusto nang magbibigit sa presidente sa 2016. Kaya meron daw ito kampanya kasi nagsimulunuan marahil ng first lady na ngayon nasa kongreso sa mga Marcos kaya magkaroon ng 290 signatures. Yung lang po ito, kampanya rin ito para magbibigit sa presidente sa Bongbong. Kaya sa ika short break, gablikan po natin yan. Kung ito ang itong kasunting ay mayroon sa akin na pangarap sa ikonsong. Kailangan nga ipuluhan natin. Totoo ba ang sinasabing walang kasalanan ang taong pasumuno ang nasumula ng diktatorya kung may taong patupad niya at yung pag-input na salapi. Sino ang nagligas niyan? Sino ang nangungo sa pag-iutin niyan? Ang bayan ay kinakalangan magkaroon ng malungaw ng isang grupong bubuhay ng ating Diyosong Presidente upang naunahan natin ang mabuti ang malaking sugat at ang daming nabangan ng bayan. Ito po ang mga nabangan. Hindi pa rin kami naniniwala na sila ang tunay na pwede ng tambahan. We'll take a short break. Babalikan po natin at marinig natin ang tungkol ni Atty. Lozano. At siguro'y kinakailangan ang kanyang liwanag ay magbigyan ng bubutong pinakataon at matagot ang ating bayan.